So hello mga ka-farm. Hello. Good day everyone. So ngayon ay papunta tayo doon sa syempre doon sa aking pinagtaniman ng munggos. So ang gagawin natin ngayon mga ka-farm dahil bagong yung area, bagong roti beet or farm mall. So direkta na lang natin to itanim. Sa pamagitan ng wala na itong row or tudling. Yung gagawin na lang natin ay yung bakas na lang. Yung bakas na lang ng paa ang ating gawing row or timaan ba. Parang hindi tayo maligaw. So ngayon mga ka-farm, kahapon dito na kami nagsimula mga ka-farm, umabot na kami doon, tapos hindi pa tapos, ngayon ko tutapusin. Ano ba itong pagsasalita ko? Pasensya na mga ka-farm ha, bulol ako talaga sa Tagalog, bulol. O ito, dito ko itatanim yung munggus, yung natira, may natira. Ito pa pala. Kailangan natin parang ASMR. So, ito 1 kilo 'to mga ka-farm. So, kailangan natin dito. Ito mga ka-farm, hanggang sa hindi na natin makayanan. Ito yung seeds, munggo seeds. So yung isang kalahati ay dyan yun na natin ilagay sa puno ng mga ka-farm, yung camera. Ito tapos na to mga ka-farm. Dito. So dito na tayo magtatapos. Okay. Yung linagay kong cellophane hanggang dyan na ako mga ka-farm. So, ipayuko ko itong ganyan lang. Very basic. Yung ipaganyan lang yung mga ka-farm. Dahil, malambot naman itong lupa. Soft. Itong lupa. So, lagyan natin ng 4. Hakbang lang ng isa. Semi-natural or semi-margati yung pagtatanim. Pakainit talaga mga ka-farm. Pasensya na ha, yung camera ko ay nasa talaga. At saka tawag dyan. Magulo talaga tong camera. Dahil nasa dibdib to mga ka-farm. Kung yan. Uuna tayong paano natin yung angle natin or sa Bisaya patikod upang dyan ilagay natin ang siyempre buto ng munggo. Tapos ating tawag dyan ating takpa ng lupa na kahit di masyado madami, at least ma-maintain niya yung moisture. Yung moisture ba? Upang siya mismo, upang yung moisture kung nandun sa seeds at madaling tumubo yung kanyang ugat. So after 48 hours tutubo na 'to mga ka-farm. Kasi buong araw natatakpan siya ng lupa. Yung moisture niya ay present. So tutubo 'to.
So, bigla lang na ito siguro mamatay yung cellphone mga ka-farm. Dahil nakabilad talaga sa init. So, hantayin na lang natin kung ilang minuto ang kanyang pwede maibigay. So, ganito talaga yung ano namin. Yung trabaho bilang isang farmer. Nakayanan ko naman. At least, kahit ganito yung paraan pang mabuhay mga ka-farm. Siyempre, ginawa namin upang magkaroon kami ng pagkain. Kasi, mas lalong kawawa kung hindi kami magsikap ng ganito. Ganyan lang kasimple. Importante mga ka-farm, gawin nating masaya ang buhay, kahit ganito lang ang buhay natin. Diba? At hindi tayo maging masaya na nakadepende sa iba. Kailangan masaya tayo sa pamamagitan natin sariling pagsisikap. At siyempre, hindi tayo hindi tayo maging jealous sa iba. Na umangat sila, ganun, ganyan. Kundi, tayo talaga ang, may karapatang, hindi naman magpakahirap. At hindi rin naman talaga, para sa amin, para sa akin, hindi ko kayang, para lang maging sikat, para lang maging, yung tawag dyan, mangutang, ganyan. Ayoko talagang mga ganyan na, pamamaraan. Kailangan, kung sakali ay magtinda, kailangan talagang, hindi inutang yung, Kasi kadalasan dito sa amin ay nagtitinda at sak pero puro utang. Paano kaya nila yan mababayaran? Palaging utang, nakadepende sa utang. Lalo na yung ibang mga farmer dito sa amin mga ka-farm. Alam niyo ba? Ay, hindi talaga sila, alam naman talaga nila na Kasi, kapag tana, yun sana ay, kung mag-harvest na, dapat mag-iwan sila ng para sa susunod na panggasto. Hindi talaga nakadepende sa mga financier, ganyan. Kasi kapag nahawakan ka ng financier, sila nagpipinance sa iyong farm, ay naku, hindi ka makahanap ng malaking presyo. Lalo na kapag nangungutang ka. Sila talaga ang kung sakaling, kung darating yung bagong anihan at saka mataas yung presyo sa iba, gawing 20 per kilo, first harvest ng palay, at saka sa kanya, yun lang ang sasabihin niya, yung kaya ko ay 16 pesos lang per kilo. So, wala tayong magagawa, yung nangungutang. Diba? Nakadepende lahat. So, kailangan yung pakiusap ko sana sa lahat ng mga farmer na magtira talaga para sa susunod na gastusan. Yun. Yun ang kasdalasan na ang mga ibang farmer ay naghihirap dahil hindi lang na mismanage talaga nila yung mga paraan na dapat na ginhawa nila. Paano giginhawa ang buhay kung palagi na lang utang doon, utang dito? Nako. Kung ganyan na pamamaraan mga ka-farm. Kaya nga, katulad nito, kung pwede naman to mga ka-farm na tawag dyan, ipapataniman ng iba. Kaya nga, kaya ko naman, so bakit ko pa ng iba? Magsuhol pa. Ako na lang. Diba? Mga ka-farm, yun lang. Ganyan lang ang gagawin yung mga ka-farm. Kung hanggat kaya nyo, at hindi walang investment na pera, gawin nyo. Para lang makatipid ba. Yung gastos natin. Tapos kung, may karabaw naman ako mga ka-farm, pero nandun sa dinala sa nakatanda ng kapatid namin na lalaki, dun sa bundok, kasi nagpapalabas ng aming para pabahay, para sa paggawa ng bahay ko mga ka-farm. So, dahil wala pa, nasa hat pa lang ako. Yung hat na hat talaga na bahay ko. Yung malapit lang sa yero. Kaya, yun.
I compromise my Carabao. At saka ngayon, kaya nga ito ay okay lang naman din na hindi ito malagyan ng row. Ako na lang ang nagawa ng ano, saktong distansya sa bawat hills, in between hills. Yun lang ay dahil wala naman akong Carabao dito sa ngayon. So, yun lang. Dapat meron tayong idea. Parang hindi tayo nakadepende lahat ba. So, yun lang. Pagtatanim ng ano, mga ka-farm, pagtatanim ng munggo. Mahal kasi itong munggo ngayon. Dahil alam niyo mga ka-farm, yung retail price na pagbili ko nito, yung seeds, ano, nasa ano na, tawag, ano ta, nasa 92 per kilo. So, kapag ma-harvest ito mga ka-farm, retail price naman din yung ano, 92. Pwede ko naman ito ibibinta na ano. Kasi madami naman. Na kahit 80 lang per kilo. Yeah. Abot ito ng ano, kahit 1 ton lang. Pina sa akin. 1 ton, ay di 80,000. 80,000 per hectare. Diba? Madali lang sabihin yung pera, basta matematika. Iba talaga yung matematika. Basta ganyan lang, nakapaalang kayo mga ka-farm, ha? Basta nakapaalang kayo. Ganyan lang. Dandahanin. Basta ang una sa lahat mga ka-farm, para hindi kayo mai-stress. Huwag kayong... Bigla ang na-off yung recording natin dahil sa tindi ng init talaga. Manual to manual sa pagtatanim ng by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let.